Siberian white food there. So, bakit nga ba tinatawag yung shooter? So, tinatawag yung shooter kapag yung aso na yung male dog ayaw sumampa sa female. Saka yung ganun din yung female. Kung yung female ayaw magpasampa sa male dog. So, doon na papasok yung shooter. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, try natin silang ilock. So, may tatlong option yung pag-shoot natin. Lock, outside lock, saka AI. Artificial insemination. Pero ngayon, try muna natin silang ipag-lock. Tara, kaya natin. Tara, dito. Ay, madam. Dito na lang. At, kaliwete ako. Para ni Ila excited si Elpa. Excited. Galingan mo. Relaxan natin sila. Ay, baby. Pero marami ka rin kuya na outside lock na okay naman. Halos parehas lang din sila ng lock. Ikaw lang nagiging lock. Oh, ikaw lang tatawag kasi nilang ito yung shooter's lock. Tatawag. Kasi i-handle mo talaga ikaw ang harap ng shooter's. Nakakapagod yung part na to sa pag-shoot. Kahit natawag namin na shooter's lock to kasi yung shooter's yung nakahawak sa laki. Nakagal niya. Pero same lang din silang nagbubuka ng simig niya. Kaya okay lang din siya. Pero marami ka nang na-shoot na gano'ng way. Na nag-take naman. Oo, marami. Marami. Kasi yung pag mag-ganito kasing lalo maliit yung ari. Talagang hindi kaya
ito, malaki yung hari niya. Tapos itong female, maliit yung hari niya. Talagang na-outside lang. Kasi yung ibang kwan talagang ay pumasok eh. So, okay lang. Importante yung malagyan ng simidya. Masiritan natin yung kanya. Hindi naman kailangan laging paliguan. Pero at least may isang paligo pa. Kahit sa isang buwan, isa nga lang, husky. Kasi importante yung kut nila maalis. Yung may oil yung ano nila. Kapag lagi mo naman napapaliguan, tinatanggal mo yung oil na yun na nagpapashine yung kut nila. Pag husky, hindi dapat lagi napapaliguan. Kapag hindi madalas. Kahit once a month, pwede yun. Twice a month. Ay, twice, o, tama. Twice a month, pwede. Basta malinis. Oo, malinis. Tapos, syempre, kasi vitamins. Kung lagi naman napapaliguan, sisipunin lang. Pag sinipun, mas malaki. Tapos, exercise, kasi ano sila eh. Syempre, kada umaga. Misal. Working, ano sila eh. Dog sila eh. Sled dog. Kailangan. Sana madami. Madami silang alam. Exercise pa. Kailangan kada everyday kahit kailangan na exercise lang kasi sled dog sila eh. Hindi naman sila yung aso na ang husky kasi sled dog eh. Kailangan talaga may exercise talaga. Kahit na marami kasi silang energy. Pag naiipon, mas makulit sila. Kapag napagod na sila, hindi sila makulit. Kahit pakawalan mo sila, hindi sila natakbo lang. Basta na-expect na nila. Eh, kayo madam, ano nyo naman alagaan yung aso nyo? Kaya nga, tips para sa panahalin. Si ate ko, sila mostly na nag-aalaga. Pero mostly ko masyado siyang maingat sa pagkain. Hindi po sa basta-basta na pagkain si Husky ang kain na siya. So mostly yung pagkain niya, walang lasa. Tapos, either chicken or dog food na kain. Tapos, nag-feed din po siya ng fish oil para sa balaybo niya. Ay, yung vitamins niya. Opo. Ayaw parang ayaw niya nang kumain kapag nung... Meron yung husky ng pinsan ko kinakain siya ng processed food. Kasi hindi na ka... Parang mapili na siya ganun. Sobrang mapili na. So, ayan. So, tips natin kay sir, saka kay madam. Sa mga gustong mag-husky. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Subscribe naman dyan. Ingat.